Sa Ganang, Mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Sa Ganang, Mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Masayang umaga po sa inyo lahat. Lunes po ngayon, ano ha? March 9, 2020. Ang atin pong Deputy Speaker, representante po ng Sagip Party List, Kong Dante Marcoleta. Kong, masayang umaga po sa inyo. Masayang umaga dyan. Alam ko na March 9 ngayon eh. Apo. Dahil kahapon, March 8. Sigurado po. Birthday ni Mrs. eh. Ay, talaga yun pala naman. Diba? Happy birthday po! Oo. Napakasaya niya kahapon sapagkat una may dumating na bisitang mga kamag-anak namin sa Australia. Ayun, naba. Katapos ay yung mga apo niya. Ay, number one po yun, siyempre. Alam mo naman eh, pagka yung mga apo niya nakita niya. Oh, nakakalimutan na yung lahat. Eh, no? Hindi na ako nakikita. Oh, eh, March 9 nga naman. Oh. Ayun na nga po. Happy birthday po! Nakuhuli man daw at magaling eh. Baga matuli pa rin. Pero siyempre, binabati natin ang masayang-masayang kaarawan po. At malusog na pangatawan ang atin pong laging panalangin. Ano ha? Ayan. Tong. Sige, naka-ambang ngayon. Medyo, sabi ko nga, kanina napag-uusapan natin eh, napasama ata yung pagpuri natin kay Secretary Duque kasi halos silang linggo na nating pinupuri, natutuwa tayo kasi hindi na tumaas sa tatlo yung confirmed cases ng COVID-19 sa Pilipinas. Oh. Pero pagkatapos ng programa natin, bandang hapon nagpa-presscon, may nadagdag pong dalawa. At ito nakalipas na Sabado at Linggo, may nadagdag pong panibagong lima. Kaya sa kabuuan po, 10. Bigla naging 10 ang confirmed case ng COVID-19 sa Pilipinas. Konti lang yan, Jen. Oh well, kukumpara sa kung iba. Kung ikukumpara mo naman isang milyon at anim, 106 million na yata tayo, Jen. Sa buong Pilipinas, tama. Pagkatapos, 10 lang naman. Oo. Eh, magkano naman ang bahagdan yan? Ay, di wala ba? Pang 0.001%. Point 0000. One half. Eh, pero dahil nga po sa insidente, alam niyo naman, banner ng dyaryo, pinag-uusapan sa lahat ng mga... Wala nang may babalita kasi ang mga dyaryo. At kinakailangan nilang paigtingin yan. Kahit papano, kahit manaka-naka, ay kinakailangan nag-uulat sila. Pero ang hindi nila na babanggit ay yung napakaliit naman na porsyento niyan, halos wala. Di ba? Bagay, eh, dinagdagan pa po kasi kung ng ibang mga mayor ngayon, biglang nagdeklara ng walang pasok dahil ba sa takot nila ito, ano mga dapat na gawin para na po proteksyon ng kanilang mga estudyante. Yan yung nangyayari yan sa panahon dyan eh. Oh. Alam mo, sa bawat panahon nangyayari yan. Ang sabi nga nila, every 100 years. Ah, talaga po. Ayan, nakita mo nung, naalala mo yung 1720. 1720. Ito yung 1720 plague, sabi nila. Ah, opo. Pagkatapos, 1820. Oo. Ito yung cholera outbreak. Ay, opo. Oo. Biglang ano yan, ha? Pagkatapos, 1920, ha? Opo. Spanish flu. Ako. Oh yan, malinaw-linaw yan. Ito po yan. Pagkatapos, 2020, Chinese coronavirus. Aba. Ayan, nakala nila, hindi totoo, pero pagka sinuri mo. Opo. Every 100 years. Meron talagang ganyang mga... Meron talagang lumilita. Oo, di ba? Baka sabihin nila, nagbibiro tayo dyan. Hindi. Seryosong bagay po yan. Google po ninyo. Oo. Ay, nako. Well, sana lang ho ay malaking bagay kasi meron silang mga... Maraming nagsasabi na, yan na nga, bilang bahagi ng ating pag-iingat o paghahanda, o kaya mapigil man lang yung tinatawag na contagion na yan. Di ba, maraming nagpapanukala na sana yung mga kumpanya na mayroon namang kakayahang magpatupad ng paggawa na sa bahay na lang. Ah, opo. I-encourage natin yon. Sigurado namang marami rin yan. Work at home. Totoo yan. Hindi ba? Yung may kakayahan lang na magpagawa niyan. Halimbawa, yung... Ang ginagamit lang ay telecommunication, di ba? Marami po yan. Sa telemarketing nila. Opo. Pupwede na yung hindi na siguro pumasok. Maliban lang, dun sa mga kumpanya naman talaga, nakakailanganin mo yung physical presence
ng iyong mga manggagawa. Totoo po. Di ba? Alangan mo construction worker mo. Sige. Alangan, alangan namang ikaw ay isang karpintero. Dako. Tinuturuan mo yung piyon mo na naka-cellphone kayong pareho. Oh, ganito ang paglagari niyan, ha? Ipihit mo kanya, kumuha ka ng tres sa bandang kaliwa. Di ba? Pagkatapos ay yung pako, baluktutin mo, alisin mo muna yung ulo niya. Naku po. Hindi naman po pwede yung ganon. Di ba? Talaga naman. Oh. Ngayon, pupwede nating isegue yung pinag-uusapan natin dyan. Oo. Oh. Doon sa nangyari doon sa isang artista. Ah! Di ba? Kasi paggawa ang ating pinag-uusapan eh. Opo. Opo. Na maaaring makontain natin itong nakakatakot na coronavirus na ito kung mapipigil mo yung kongregasyon ng mga tao sa kanikanilang mga lugar, di ba? Kaalinsabay naman nito ay nagkaroon ng insidente, di ba? Opo. Na kung saan ano ba, pinagtangkaan ba yun? Aksidente lang? Well, di umano ay ambush eh. Kasi yun yung kanyang sasakyan, niratrat ng riding in tandem eh. Mm. Pinagbabaril po at makikita nyo lang talaga sa investigasyon. At saka nangyari, dyan lang po sa dinadaanan nyo lang, sa katipunan area lang din po eh. Oo, oh, ganun nga nangyari. Oh. At ayun, pero Ang ginagawa nila ngayon, ginagamit nilang parang halimbawa yung kimchi. O tingnan nyo, Eka. Oo, sa mga tanggapan, sa mga pisina. Oh. Hindi mo malaman kung sino may nagpanukala noon na bigla kagad yung professionalismo ng artista ang kanilang ginamit para patibayin yung kahalagahan ng pagtatrabaho. Yung productivity, ano? Mm-hmm. Eh sino bang ayaw na mataas ang o tumaas ang productivity ng ating mga magagawa? Ay lahat naman talaga, yun ang gusto. Lahat naman dyan makikinabang. Unang-una, yung magagawa, marami siyang sweldo sigurong tatanggapin, ano? Baka magka-bonus. Yung kumpanya tataas ang kanyang kita. O, siyempre ho. Sapagkat kung susumahin mong productivity ng kanyang mga production, yo. Ng kanyang mga manggagawa, malaki ang production, may kukonvert sa sales, halimbawa. Totoo po yan. Malaki ang kita. Oh, Kaya in-encourage nila na, okay, kinakailangan tayong magsipasok sa wag masyadong liliban, i-discourage natin yan. Mm-hmm. Di ba? Yung pagkahuli sa trabaho, mga ganyan. Pero halimbawa, dinahuli ka ngayon. Mm-hmm. Oh, sabi nung suniman nagbabantay. Oh, yung kanyang head siguro, director o tinignan supervisor. Tinignan yung supervisor. Bakit, but late ka na naman? Nako. Oh. Napaka-traffic po dyan sa may bandang Marcos Highway talaga. Yung barangka po na yun, wala nang pag-asa. Araw-araw po talaga yan. Sabi niya, palagi mong ginagamit yung barangka na yan. Mm-hmm. Yung gridlock na yan. Di mo ba nakita yung kimchi? Binaril na nga, pumasok pa. So baka naman nagka-traffic pa po yun, ha? Baka naman tumaas ang ekspektasyon ng mga employer at gagamitin naman yun. Wag naman sana ang ganun. Naman po sana. Di ba? Oo nga naman. Oo. Oh, imbes na kuro-corona virus lang yan, takot na takot ka, yung kimchi. Oo. Nakita mo naman yun, Tumagos yung balo sa sasakyan, Imbes na manginig yun, dumiretso pa at bumunta pa sa kanyang shooting, oo. Oh. Oo. Oh. Eh kung halimbawa ang nabaril lang diyan ay yung kaibigan mo. Nako. Ha? Oh. Eh ngayon nandiyan ata sa may katipunan Oo, kumakain ata ng inihaw na tuyo tsaka gatas ng kalabaw. Si Junaris Torenas diyan. Ah, ganun po. Oo. Oh, sarap sa umaga yan, ano? Nagte-text sa'yo, hindi mo sinasagot Ay, sige po, wala pa tayo sa cellphone. At saka iba na sabi, ba't di ka pumasok? Masama ang pakiramdam ko Medyo, pakiramdam ko ganito ganyan. Ikaw naman, si Kim Chung yan dinaplisan ng bala. Pumasok Ikaw naman, sumama lang ang pakiramdam mo, ayaw mo na agad pumasok. Baligtarin natin dyan, Opo. Siguro, imbes na hanapan naman, hindi tama rin naman na kailangan tayong magkaroon ng ehemplo, pero hindi naman yung ehemplo na ganun. Opo. Na nalagay ka na nga sa ang buhay mo sa alangan. Nanganib na, oo. Pagkatapos, hindi naman natin sinasabi na mali ang ginawa ng artista, di ba? Hindi po, hindi. Oo. Pero wag nating tatangkain na gawin man lang halimbawa, sapagkat hindi naman pareho ang sirkumstansya. Totoo po. Ang mga sitwasyon sa bawat pangyayari. Mm-hmm. Tingnan din natin siguro dun sa paraan na wag na dun sa kakikitaan mo siya ng
malaking pagpapahalaga sa kanyang pagtatrabaho kahit Opo. Na siya ay nalagay pa sa balag ng alanganin. Uh-huh. Ang tingnan din natin, ano naman ang katungkulan ng mga employers? Ah, opo. Siguro, yung ma-incentivize naman yung mga employers. Totoo, mabigyan din naman sila. Yung mabigyan naman sila ng magandang mga kondisyon sa kanilang pagtatrabaho. Para maingganyo naman sila na pumasok kahit ano pa uh-huh. ang magiging kadahilanan ng maaaring ipagliban nila sa araw na yon. Requirements ng Department of Labor and Employment, Changkong. Di ba? Uh-huh. Kasi pagka yung working condition, mm-hmm. yan, maganda. Ay, opo. Halimbawa, papasok ka pa lang, may nag-aabot na siya ng kape. Naku, yung relasyon mo doon sa... Kasi karaniwan yung mga manggagawa natin, aalis ng bahay. Katulad ko, di ba, kailangan makarating ako rito. Ay, maagang aalis, ano? Kailangan, impunto alas 8, nandito ako. Opo. Nakita mo naman yung traffic sa Marcos Highway. Ako, grabe. Oho. Na dahil sa dami ng ginagawa pang mga kung ano-ano dyan, ano? O, di, maalam naman lang ng... Mainit na kape ang sikmura mo din. Opo. Di ba? Eh, yun, ganun nga kung saan. Dapat talaga nangyayari. Dapat ganun ang katungkulan ng ano naman. Tingnan din natin sa panig ng manggagawa, ng tagapagbigay ng trabaho, yung ating mga employers. Ipakita rin yung tungkulin ninyo na pagmamahal, Opo. Pagmamalasakit sa mga trabahador. Kaya. Marami diba? Din ako naman ganyan mga employer ko. Mm-hmm. No? Yung tinitingnan kapakanan ng kanilang mga magagawa. Hindi yung mababalitaan mo sa bandang Europa yata dyan, ano? Opo. Dahil sa... Hanggat maaari eh, wag nang, kahit na sa palikuran eh, wag nang pumunta yung mga empleyado eh. Aha. Uh-huh. Yung bang masyado nilang tinitingnan. Oo. Yung dapat na ipagtrabaho, yung oras ng trabaho. Napaka-stricto ata nila dyan eh. Oo, ang balita... Hindi naman ang lahat, ano. sa bandang, ewan ko, sa Great Britain yata. Oo. Uh-huh. Yung kanilang mga palikuran, tagilid. Oh, para kapag ka umupo ka doon, medyo mahihirapan ka na uh-huh. na huminga yata kung ikaw ay magtatagal ng 5 minutes. Ah, so tingnan mo, gagawa sila ng parang para miskin na yung natural na pangangailangan uh-huh. na pupunta ka sa palikuran, huwag kang magtatagal. Ah, ganun po. Oo. Ganun pa. Kaya natin nasasabi ito. Oh. Meron pa silang tinatawag na smell check. Oh. Kasi pagka naman ikaw eh, nag-gadget ka dun sa pumuntang, meron din naman ganun kasi. Meron talaga ganun. Pupunta sa palikuran. Mga pagkatapos ilang minuto ho yun. Magso-social media dyan. Oo. Oh. Merong smell check eh. Maamoy nila. Oh. Kung gano'ng kakatagal. Kung gano'ng kakatagal kung ikaw ay inabot ng 10 minutes. Namahay sa agad si damit mo yung amoy. O, napag-uusapan natin ito doon sa nangyari nga na isang halimbawa rin na, ayun, nagtangka na sa buhay mo pero dumiretso ka pa rin sa, uh-huh. sa trabaho. Uh-huh. Palagay ko, ay napakaganda ng pakikipag usap niya sa kanyang mga... tagapagbigay ng trabaho. Bah, ganun. Eh, paano naman yung karaniwang mga empleyado? Yun ang sinasabi natin. Ano naman kaya ang conditions na pwedeng ipundar ng mga employers para maging ganun din ang pananaw? Diba? Oo nga po. Mm. Pero alam niyo ba, may singit ko na lang, no? Sa aspekto ng ibang tumitingin, yung ginawa na yun ni Kim Chu, para tuloy nagkaroon ng bahid ng pagdududa. Hindi niya pangkaraniwan sa isang tao na sangkot sa ganyang hindi inaasang pangyayari, ganong kataas ang level ng pagkadelikado ng buhay, e dediretso pa sa kanyang opisina, dediretso pa sa kanyang trabaho. Tumagos ba yung balas sa sasakyan? Tumagos po yung balas sa sasakyan eh. Bagamat sabi niya, kung isa niya yung nakaupo, malamang tinamaan. Kasi nung mga sandali daw pala yun, nakahiga. Ang nung binaril daw, magaling din daw sana yung ano eh, yung bumaril eh. Kasi kung nakaupo siya sa mga sandaling yon, tsak, tinamaan yung artista. Mm. Pero dahil sa nakahiga siya, hindi alam na nakahiga doon pala, siguro natutulog, nagpapahinga, kaya hindi pala sa tinamaan nung bala. Nung ano, well, sabi naman ng ibang tumitingin ba, eh dapat anya sa pulis yan dumiretso, kaya naman nagtago yan para hindi, kumbaga, siyempre yung ganong trauma na nangyari sa kanya, eh hindi pagkaraniwan niya pupunta ka, didiretso ka pa sa opisina mo na papasok ka pa sa kabila ng ganung katinding trauma. Hindi tayo pwedeng mag-second guess kung ano yung nasa isip ng artista, di ba? Wala naman tayong gustong
palabasin na kahit mga negatibong issue dyan. Ano. Maring sa panahon na yan, yung naisip niya, yung level ng comfort niya ay nandun doon sa kanyang pupuntang opisina. Mas ang palagay niya, mas ano siya doon. Mas ligtas siya doon. Mas magiging komportable siya. So, dumiretso siya doon. Mat maaring naisip niya rin mula doon, ay kakausapin niya yung mga tao na kasi sila nang mag-ulat doon sa nangyari. Sa police, oho. So, maaring hindi yung, ang kanyang pakay, hindi yung ituloy yung trabaho niya. Kung hindi maibsan yung takot niya, maaaring nanginig siya, at doon muna siya mamamalagi. Sapagkat yun ang comfort zone. So, huwag na gagamitin naman ng employer na nakita mo na yun. Opo. Naisip ba niya na ang kaligtasan niya ay ganito? Tingnan mo, pero pumasok pa siya. Eh siguro, hindi naman ganun ang gagamitin na halimbawa ng mga naman, employers. Pangkaraniwan, hindi naman ganun. Mm-hmm. Maaari yung iba, ang expectations nila, ganun. Ganun dapat. Ganun sana lahat ang mga empleyado. Mga magagawa, oo. No? Totoo. Oh, eh bago naman mag-isip ng gano'n ang empleyado mo, mahalin mo rin naman sila. Di ba? Tama naman. Bigyan mo naman yung mga basic na pangangailangan nila bilang empleyado. Uh-huh. Yung paggalang sa kanila. Uh-huh. Yung comfort nila, di ba? Uh-huh. Lalong-lalo na yung in-expect naman nila na pabuya, remuneration, na katanggap-tanggap naman at maaaring sapat naman. Mm-mm. Para bumuhay ng pamilya, di ba? Ganyan-ganyan daw ata kong ang mga pogo operator sa Pilipinas. Mahal na mahal nila ang mga empleyado nila. Mm. Kaya sa Pilipinas po nagpupuntahan ang mga Chinese national para magtrabaho. Santambak na rin po sila sa Pilipinas. Ang ibig mo sabihin ay gustong-gusto ng gobyerno ng Pilipinas na magtrabaho rito yung mga, anong tawag niya, mga pogo? Pogo operator. Sapagkat ito pala kung ano ha, billion industry pala ito. Hindi pala ito pangkaraniwang akala natin eh. Isang maliit na opisina, meron po sa nilang call center, ano pa man. Ito ko pala, ano, napakalaking pera pala ang pinag-uusapan dito. Bakit hindi lalaki yan? Eh, yun lang namang may kakayang maglaro dyan. Mm-mm. O gumawa ng aktibidad at makisangkot dyan. Eh talaga namang mga tao na wala nang magawa sa kanilang pera. Hindi ho yung mga pakuya-kuya-kuya lang, patawag-tawag. At alam nyo, sabi pala sa, dahil sa nangyari sa China itong COVID, ano, ha? Ang mga tao daw po, sa loob lang ng bahay, walang ganong transaksyon, andun lang, lumaki daw po ang taya. Lumaki daw po ang taya dito sa mga pogo operation. Yun po ang nakita nilang positibong bagay naman. Ngayon, sa panig opo naman ng Pilipinas, nabasa ko sa dyaryo. Opo. Sabi ni Pangulong Duterte yata, na tumaas yata yung kanyang trust rating, ha? Ay, opo. Tama ba yun? Totoo po. Oh, mayroon natin. Naging excellent tata. From very good to excellent. Naging excellent pa, yun. 81% tata, Jen, ang nagsabi na excellent siya generally, ha? Mm-hmm. Eh kung 1,200 ang ano, ang kanilang sample. Respondent, opo. Oh. 81% niyan, Jen, eh mga 970 siguro. Isipisipin mo yun. Isipisipin mo. 970 mula sa 1,200 na nagsabi na excellent, excellent ang Pangulo. Ang Pangulo. Oh. Diba? Ano kaya sinasabi ni... No. Well... may nagagalit na naman sigurado yun. Tsako yun. Ano ha? Alam nyo naman. Ayaw na yun nilang tataas ang rating ni Pangulong Digong eh. Ano? Kasi malaking kabiguan para sa kanila yun eh. Bakit eh? Kaya kahit anong gawin yan eh. Wala na lang... Oh. Walang negative na sinasabi ang mga tao. Di ba? Totoo po. Sina... Mukha kasi ano, Kong eh. Makikita mo sa Pangulo, seryoso. Tsaka yung kanyang pagbibigay ng mensahe sa tao, makikita mong... Yun ang totoo lang sa loob niya. Nasa puso ba niya? Hindi nga. Kaya nga, ang daming mga social scientist eh. Oo. Pinag-aaralan siya eh. Bakit kaya kanya? Nagmura na nga yan sa ganun. Pati nga yung papa, minura na nga. Oo. Di ba? Oo. Pagkatapos eh, naalala mo eh kayong Australian na madre, na ganito ang ganito. Ah, oo. Lahat ng negatibo. Oh. Pagkatapos eh, habang nagsasalita siya, pagmumurahin niya yung mga kinagagalitan niyang ganito. Presidente ng Amerika. Oo. Oh. Oh. Bakit eh, bakit yung kanyang rating? Oo. Oh. Eh, patuloy na tumataas. Nako, climate change siguro yan ko. Oh. Oh, hindi nila malaman kung paano ang gagawin nila eh. Oo. Oh. Aral dito, aral doon. O, eh, talagang ganun. Wala na kayo magagawa rin. Talagang diba? Palaral. Ngayon ho, ang kanya naging pahayag, aba, eh, mukhang hindi daw po niya ipatitigil
ang POGO operation sa ating bansa sapagkat ngayon daw po na kailangan ng kita ng ating gobyerno, aalisin na pa ito nagpapasok ng malaking pera sa atin, aba, eh mukhang hindi niya tama. Hindi... Bakit? Bakit kasi? Sino ba nagpapatigil, Jen? Nako, eh sa Senado, makikita niyo na po, kanya-kanya ng kaliwat-kanan na hong mga pahayagin sapagkat may investigasyon ho dyan. Ang dami na pong mga senador na ang gustong itatak sa isipan ng taong bayan, eh sila ay kontra dito sa POGO operation na ito. Ganun po ang ipinapahayag ng ilang mga senador natin dyan. Bakit kaya hindi nilang coronavirus ang kontrahin nila? Ipatigil na nila, no? Patigil na yung coronavirus. Hindi kaya siguro ito. Ang problema lang kasi sa Senado, opo. Yung kanilang output, pagka nag-imbestiga, opo. Hindi naman nagiging malinaw kung anong kinapuntahan eh. Mukhang meron pong hindi pa, interest eh. Wala namang closure eh. Pagkatapos na maimbestigahan, opo. Mapag-usapan, matanong ang ilang mga... ilang mga pinatawag, halimbawa. Eh, pagkataas ng ilang mga araw, eh, wala na rin eh. Eh, ang lagi hong motibo dyan, sila'y makakuha ng image na maganda sapagkat siyempre nga, Senado, ang kanilang constituent po ay buong Pilipinas, yun lang gusto lang maitatak sa taong bayan. Halimbawa, yung sangkot din sa pugo na yan, hindi ba? May mga... Opo. Mga Chinese na mga kababaihan na nahuli na kumbaga nagbibigay ng mga panandaliang aliw dyan sa ganito. Inimbestiga yan eh, di ba? Sa kapwa nila Chinese inimbestiga. Isang senadora nag-imbestiga. Opo. O ano na nangyari ron? Di ba? Ang gusto ko sana, pag nag-imbestiga, merong ulat. Pagkatapos yung ulat na yon naibigay ka ganito, may kaukulang aksyon na ginawa. Wala po ngayon. Halimbawa, diniport yung mga babae na yon. Uh-huh. O kaya dinimanda si ganito, mm-mm, tinanggal si ganon. Wala naman akong makikita ang ganon kasi. Wala po, nagsangasanga na, napunta na po sa BID, naging pastillas, naging kung ano-ano pa man. Ngayon ho, napunta na sa Anti-Money Laundering Council. Oh. Yun ho, ang ano. Hindi ko maintindihan kung yung pastillas naibenta uli. nahuli yung gumagawa ng pastillas, di ba? Oho. O sinara yung tindahan ni nung nagbebenta, mm-hmm, di ba? Opo. Wala naman eh, kaya ang tao pag nagsawa na rin sa kaka-monitor sa mga hearing eh. Oho. Well, sa kabilang banda, tinitingnan na lang ngayon kong, sabi nila, kung may sangkot ng prostitution yan, edi sana higpitan natin. Kung may mga nagpapalusot yan, sana higpitan din ng Bureau of Immigration. Kung may mga pera nakakalusot, eh, yan anya ay dapat doon sa law enforcement agencies natin, hindi ko ba't may paglabag sa ganito, ang buo, ang kabuuan, ay lahat eh, ipasasara na natin. Ganun nga. Oh. Eh, halimbawa, kakulangan sa enforcement, tanggalin mo, palitan mo. Higpitan ang enforcement. Higpitan mo para yung inaasahan mo na hindi dapat nangyayari. Opo. Eh, mawala. At pagkatapos, makinabang naman ang bansa. Oh, di ba? Sabi nila, marami doon nagpapalusot doon sa pagbabayad ng buwis. Eh di higpitan ng BIR yung singilin dapat ang singilin. Di tingnan mo kung paano napalulusutan, di ba? Ayan, opo. Ngayon napansin mo talagang, kaya pala nalulusutan, ganito, di ba? Opo. Tanggalin mo yung nagpapalusot, higpitan mo yung mekanismo, mm-hmm, yung sistema. Di kung kapag napalusutan ka pa riyan, may malaking problema. So, isabihin, yung POGO operation ko sa kabilang banda, may pakinabang naman talaga. Una, ang mga Pilipino, hindi naman nakakataya dyan kung aspeto ng sugal. Kasi Chinese naman talaga ang nakakapagtaya dyan. Yun palang sa IT group niyan, halos lahat, puro Pilipino. Yun palang mga utility niyan, puro Pilipino. Ang Chinese lang po pala dyan, yung kanilang call center operator, yung agents po nila. Yun sana ang sabi nila, ayusin, kung yan ay nagpapasok ng buwis sa ating bansa, malaking tulong mo yan sa bansang naghihirap kagaya natin. Ang gusto ko lang, yung pagkain nila, huwag naman puro Chinese. Kailangan kumain din sila ng pagkain Pilipino. Siguro ba? Sana matutunan sila. Yung boneless bangus natin, kailangan itaguyod nila yun. Para kumita, diba? Nagadagupan. Sinigang na kanduli. Kailangan kumain din sila ng ganyan. Hindi yung puro na lang pansit-pansita natin ang kinakain. Nanggagaling kung sa... Oo. At saka puro dim sum at nalaga. Well, ito nga po ang ating magiging box populi sa araw na ito. No, ha? Sabi nga nalang, pakinabang kontra sama. Ano? Sa atin ng mga tagapanood, may kinalaman dito sa POGO operation na ito. Sabi ng Pangulo, hindi po niya patitigil
ano ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Corp o operators. Kasing iba raw kikitain dyan, yan ang gagamitin para masugpo at magamot yung mga tinamaan ng coronavirus. Ay, bantakin niyo pala kung ha, hindi pa nasisingil ng tama ang buwis, bilyong piso na pala nasisingil na natin dyan. Hindi pa po tama yun, oh. Marami pa raw pong palusot. Oh, kaya hindi nasisingil, baka kung kanino napupunta eh. Hindi ba? Kunwari, binabawal nila pagkatapos sa kanila pala napupunta. Yun na nga, oo. Oh, mahirap naman yun. Mm-hmm. Ay, nako. Ang tanong, sang-ayon ka ba sa naging pahayag ng Pangulong Duterte na huwag tuluyang ipasara ang POGO operation? Kung ang sagot mo po ay oo, letter A. Kung ang sagot mo ay hindi, letter B. Mga reaksyon ipadala po sa ating text hotline 0936-595-8597 0910-057-1520. Landline, pwede po kayong tumawag 8784-7450. Facebook account Net25TV. Huwag po kalimutan ang ating mga texter, pangalan ng lugar kung kayo po itagasaan. Mapapanood nyo rin po kami via online streaming www.eaglenews.ph. Magbabalik po ang Siganang mamamaya. Manila or Quezon City is a popular destination, but oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city called the Garden at Ciudad de Victoria. Can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful. The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. Nagbabalik po ang sa ganang mamamayan, ano, sa atin hong mga kababayan. Kung inho pa lang, aywan ko lang po kung totoo itong report ng NEDA na sa kabila ng matinding epekto po ng COVID at saka yung takot, eh hindi naman daw po ganun katindi ang pinsala sa ating ekonomiya. Maaari daw pong maka-apekto, pero sa kabuuan ng bansa, eh, hindi naman daw po ito'y kalulugmok ng ekonomiya ng Pilipinas. Maaari, pero kailangan meron silang mga pagtaya siguro diyan para malaman natin. Kasi may lumilitaw ng mga accounts sa mga babasahing mga dyaryo diyan na ang kanilang taya sa itong nakaraang quarter ay hindi tayo lalampas sa 5% yata. Ah, ganun hubaga? Pero hindi naman, madali namang unawain yun. Lahat naman siguro ng ekonomiya sa buong daigdig, maaaring tinamaan dyan. Totoo po, totoo. Pangunahin na yung China, di ba? Opo. Eh, paano namang
So, paano namang sisigla ang ekonomiya dyan kung yung kalakalan naman ay apektado ng paglalakbay ng mga tao? Isa po yan. Ano? Yung tourism industry po, apektado. Tourism industry, apektado. Pagkatapos, yung komersyo ay hindi naman talaga sisigla sapagkat, ayun, ang daming mga quarantine dito, quarantine doon. Natatakot yung ibang mga tao at ubiling maglakbay. Ah, di ba? Ang Italia yata dumami ng dumami rin yung kaso ng coronavirus. Di ba? Medyo drastic po yung move nila ngayon kung nasa Italia. So, yung plano mo na pumunta ka ng Venice, pinagpaliban mo, di ba? Sayang nga po, nabili ko ng ticket eh. Kasi, nung tinakot kita na pumunta ka na, sapagkat by 2025 yata, lulubog na yung Venice. Paano pa makikita yan? Mm-mm. O, sa takot mo naman, kung bumili ka yata ng promo ka agad, di ba? Promo, paano kang pupunta ngayon doon? Mm-hmm. E doon pa lamang sa airport, makikita mo yung airport, walang tao eh. Sino sasalubong sa'yo ito? Denied ko po yung biyahe ko. Hindi, ibig ko sabihin, karaniwan lang na asahan ng tao talaga na medyo mag-shrink yung ating ekonomiya siguro. Isa po yan, Di ba, ang sabi nila, kapag nag-zero, kunyari, zero growth ang China, na talaga namang ayaw na rin pumunta yung mga tao yata riyan. Isa sa pinakamalaki ang natin yung trading partner. Ang minimum na epekto sa buong daigdig ay mawawalan na, magsisring tayo ng 1%. Totoo. GDP ng daigdig. Buong daigdig po yan. Trillion dollars yung kapag sinuma mo yung GDP ng buong daigdig. Diba? Kaya sa halip na Venice kong pupunta ko, Venezuela na lang eh. Yes. Pero sa kabilang, ganda na ko ng city hall ngayon ng Venezuela kong ha. Parang pag pumunta ka doon, para ka nasa abroad. Ibang klase rin yung pamilya Gatsalian eh. Napaganda nila, nasingit ko lang yung Venezuela area. Masigasig naman kasi sila eh. Diba? Yung magkakapatid na Gatsalian. Kumbaga, proud din mga taga Venezuela. Punta natin si Kim Chu. Ano na nangyari sa kanya? Alam niyo po, marami naghihintay kung ano ang magiging update ng PNP sa kanilang investigasyon doon sa talagang naging pananambang sa kanya eh. Nagiging palaisipan ho kasi sabi niya, wala naman siyang kaaway, artista ho ako, hindi naman ako para mahumantong pa sa ganung ako ay tatambangan ng riding in tandem. Baka naman lasing lang yun eh, nagkataon na kalabit niya yung gatilyo ng kanyang baril. Hindi, meron ding aksidenteng ganyan baka, eh, di ba? Baka nga po, Nako. Hindi natin masasabi kung talaga nangyari nga yun. Opo. Ngayon, yun namang artista, dahil sa napagpasyahan niyang, dumiretso na lang ako? Oo. Siguro yung comfort zone niya nandoon. Nandoon niya, diba? Siguro. Kaya nga natin na pag-uusapan. Huwag naman inyong gagamitin halimbawa, masyado namang extreme yun. Opo. Ibig niyo sabihin, agaw buhay ka na, kinakailangan ka pa pumasok. Yan. Baka namang gamitin ng mga employee. Kasi parang pabursa kanila yun eh. Opo. Gagamitin nilang halimbawa, gagamitin lang standard yun. Oho. Huwag naman po kayong ganyan. Di ba? Ang taas po ng standard sa inyong mga manggagawa, yung standard naman na inaasahan ng manggagawa sa inyo, paano naman kaya? Hindi naman ganun, nga. Di ba? Oho. Masakit lang ang ngipin mo eh. Sumakit lang ang tiyan mo eh. Sasabihin mo nang huwag kang papasok. Yung isa dyan eh. Tinambangan na nga, pumasok pa eh. Yun na nga. Kanya-kanya pong ano yan, kanya-kanya pong sitwasyon yan. Naalala ko tuloy nung tayo'y nasa private sector pa din. Merong isang employer namin. Patakaran niya, kapag hindi ko pa kayo, meron siyang ang sistema sa kumpanya niya, kailangan dumaan ka sa huling interview. Ah, ganun po, oo. Kapag ka hindi ka na-interview, nung siya ang presidente ng kumpanya, hindi ka mare-regular. Okay. Ngayon, siguro nakita niya yung report ng personnel department. Ba? Tinawag niya, Leandro, liga. Sabi niya, Leandro ang pangalan. Opo, oo. Bakit ganito kanya ang itsura ng ating kasi group of companies eh. Opo. Yung isa sa kanya ninyo, Lahat ng mga kumpanya niya, yung itinatagal, 3 months hanggang 6 months lang. Mm-hmm. Kumisan eh, mababa pa. Oho. Bakit hindi nagtatagal? Sabi niya. Mm-hmm. Walang maibigay na paliwanag yung kasi
Kapag ka nagpaliwanag ka at mali ang nasagot mo, sasabunin ka pala. Ngayon, nagkaroon ng open forum ngayon. Ah. Eh, di usap-usapan namin. So, napasama na kayo doon? Napasama ka. Eh, kasi ako, 1 month pa lang ako eh. Ang usapan, kapag hindi ka pa na-interview, hindi ka magiging regular. Oo. Eh, di, nag-usap-usap kami. Sabihin nyo na ngayon, sabi ko. Oo. Siguro yun ang dahilan. Kasi nga yung naghahanap sila ng dahilan. Ay, wag ka na sumali dyan, Dan, sabi nila. Oo. Baka mapag-initan ka pa. Ikaw pa mapag-liskitahan. Paano ka mapag-initan? Sabi ko, kaya nga niya tinawag ito eh. Oo. Nakita mo ka ako yung, ano, yung title ng kanyang, ano, ng kanyang pagsasalita. Oo. The opportunities in the X company. Ha? Ba, ayoko nang banggitin yung ano eh. Huwag ka naman, parang F.F. Cruz ata yan. Hindi. At tapos eh. Oo. Basta huwag kang magsasalita, sabi nila. Ganun. Ah, binabalaan na kayo. Bahala kayo, sabi ko. Pero ako, magtatanong ako. Eh, ang tanong ko naman eh. Oo. Palagay ko, eh, yun din ang gusto ninyong itanong. Ba? Eh di, nung nagtanong siya, bakit kanya walang kumikibo sa inyo? Di ba kayo magtatanong? Ah, sabi ko nung siya naman ang nagsabi. Supervisor, taga Wuhan ito eh. Wuhan, oh. Ngayon. Ito pala, oh. Eh, sabi ko, di po ba nyo naiisip ka ako na ang isa sa pinakamatinding dahilan sapagkat hindi kayo nag-i-interview eh. Kasi kapag hindi nyo na-interview, hindi ka niya. Hindi mararegular. Na medyo kinakabahan po sila, paano naman ang pamilya nila. Totoo naman yan. Diyan nakasabit ako dun sa pagiging regular. Mm-hmm. Tapos sabi niya, alam mo, sabi niya, tama ka rin dyan eh, pero huwag niyo akong sisisihin. Oo. Uh-huh. Sinasabi natin to dyan para makita lang ng magkababayan natin na kumisan, yung employer, hindi niya tinitingnan ng kapakanan ng kanyang manggagawa. Totoo naman ho yun. Eh, paano kanya? Hindi ko pa, tinetesting ko kayo kung talagang kayo ay mga loyal at mga tapat kayo. At saka kung talagang kayo ay productive na mga manggagawa. Kaya ako nagbibigay ng mga... sabi ko, hindi nyo naman po nabibigyan ng panahon talaga eh. Paano nyo naman malalaman? Kailangan kanya magkaroon ng opportunity na kayo, ma-interview ko kayo, sabi niya. Yun ang kanyang katwiran. Ikaw, sabi niya sa akin. Opo. Ako ang binalingan niya ngayon. So, kayo na ngayon, ito na siya, sabi nung kasamahan nyo. Ikaw, kanya, meron ka bang kasambahay, sabi niya. Meron po, sabi ko. Ayan, paano mo naman matetesting kanya yung kasambahay mo? Na siya'y tapat sa'yo. Ah, sabi ko, marami pong kaparaanan niya. Mm-hmm. Kami po kasi kakong mga malilit na tao lang. Masusukat po yung katapatan niya sa ilang mga bagay. Hindi lang yung paggawa. Opo. Nasa atin na po yung kung paano natin bibigyan ng mga oportunidad para makita natin ang katapatan nila sa atin. Mm-hmm. Mm-hmm. At hindi naman po ako naniniwala na kayo po bilang presidente ng korporasyon na ito at sapagkat ito'y group of companies, kayo pa po bang mawawala ng oportunidad? Ba? Siyempre. Na silipin ninyo ang kakayahan ng bawat isa sa amin. Mm-mm. Ang importante, sabi ko, ba't hindi ka mag-interview, sabi ko sa kanya. Alam mo, ginawa niya, kinabukasan pinatawag ako eh. In-interview ka kayo? Interview ko, pero hindi rin ako nagtagal eh. ayoko yung ganung patakaran na isipin mo yung iba, lagpas na 2-3 taon hindi pa niya na-interview. Matitinggan ka naman. Kaya niya ba ako na-interview dahil sa ako lang ang matapang-tapang na nagsalita doon. Oo, nga naman. Hindi ko gusto yung patakaran. Ngayon, huwag nilang gagamitin yung nangyari doon sa artista, Jen. Totoo. Huwag nating aakalain na kung yung ginawa niya, dumiretso siya doon. Yun ang patakaran. Yun ang standard. Hindi po. Naisip niya yun siguro dahil... sa takot niya, yun ang magbibigay sa kanya ng ligtas na lugar. No? Protektado sa lugar na yun. Tingnan din po ninyo kung paano may increase ang productivity ng manggagawa sa paraan, sa panig naman ninyo. Halimbawa dyan, yung service industry. Ayan, opo. Ano yung tinatawag natin service industry? Mm-hmm. Yung sa ospital. Ayan, opo. Sa mga restaurant. Mm-hmm. Sa mga hotel. Napakalaking industriya yan yung kong, ha? Pangkaraniwan, Ikaw, nurse ka, halimbawa. Opo. Sumakitansyan mo talaga, hindi mo kaya, hindi ka pumasok. Maapektuhan kasi yung team mo eh. Oho. Ngayon, ang magiging sisi, yung team mo. Mm-hmm. Hindi yung ospital. Ah, yung kanyang team. Ano yung gusto natin sabihin? Ikaw naman, ospital ka. Kumuha ka ng maraming nurse. Ayun. Para kung may sakit yung iba, merong relyebo. Ang isang maglilib, halimbawa, meron kang ano doon, may buffer ka ron. Oho. Na kahit saan pwede kang kumuha. Mm-hmm. Eh, hindi ganun ang ginagawa nila eh.
Paano yung sa hotel? Makikita mo. Okay. Lalo na yung cook. Yan. O baka hindi man makapunta sa palikuran yun eh. Pagpunta niya sa palikuran, tagilid pa yung ano. Tagilid pa yung pasyano. Oh, ganyan. Yan ang ating gustong sabihin sa mga employers dyan. Sige po, basa ako ng ilang mga reaksyon. May kinalaman po sa ating Vox Populi. Yung mga dilawang talaga ay iniipon-ipon ng mga masama para siraan ng Duterte administration na ang layo nila ay pag-away-awayin ng mga Pilipino. Benjamin Abad ng Cubao. Parang may kinalaman po sa ating Vox Populi. Ha? Sang-ayon ako, basta singilin nila lahat ng dapat bayaran sa gobyerno, Melchor Alvarado ng Masbate. Text naman tayo. Ayo po, malaki po kasi ang tulong nito sa bansa. Happy birthday po kay Sir Virgilio Bernardo ng Katanghalan, Ubando, Bulacan, ba? Dondon Reyes. Opo, Joel Torres ng Batasan Hills. Ayo po, Jun Alcuran ng Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur. Opo, Anyano Alvarez ng Hagonoy, Bulacan. B, hindi po, Kakay sa Laog ng Surigao Sur. Ayo po, Venus Cagayan de Oro. Eh oo, kaya lang di mawala sa ibang tao ang ugaling papansin, ba? J. Patron ng Manila. Eh oo, pero imbestigahan pa rin. Jun Pantilano ng Maykawayan. Tama naman, hindi naman sa kumo pinalawig mo, eh, pababayaan mo na lang. Ayan, oo. Hmm. Eh oo, basta sinabi ni Mayor Digong, tama lang yan. Nakita mo na yan? Untoy ng Misamis Occidental. Walang sasabihing mali yan eh. Sasanabi ng Pangulo, tama. So, ayon ka ba sa naging pahig ng Pangulong Duterte na huwag tuluyang ipasara ang POGO operation? Babalik pa po ang Saganang mamamayan. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa by OSN, hello sa inyong lahat dyan. Ako po si Madeline Villar Moratillo. Ako po si Cristel Pisalbon at araw-araw ninyong makakasama sa Aguila Provincia. Dito sa Net 25 at OSN, siguradong at home ka dito. Ibinunyag ni Senador Richard Gordon na ang karamihan sa 12... Tamang impormasyon. Sabi ng Senador, matindi ang pagkakadismaya ng Pangulo sa mga... Patas. Inimok naman ni Guevara ang mga DOJ officials and employees na magdiwang... Wala nang isiningit na pork barrel sa panukalang budget para sa susunod na taon. We're very confident that this bill will pass. Tapat. Batay sa pinakahuling report, nakapasok na sa lalawigan ng Pangasinan ng mga karne ng baboy na kontaminado ng African Swine Fever. Tim Cohn, walang aaksayeng panahon bilang bagong head coach ng Gilas Pilipinas. Nakuha ni Juan J.M. Omboy ng Trackmanites ang panalo laban kay Elmerito Penentrado ng Trackman Warriors. Aso man yung kabuhan ng mga balita. Ng Agila, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. At Mata ng Agila Weekend, Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa impilang naghahatid ng mga makabuluhang balita, edutainment, at isyong may kinalaman sa teknolohiya, Net 25. Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action. Samantalay ko lang pala ko, happy birthday daw po kay Terence Fumar, na isa po nating kuya dyan sa may Magallanes, Agusan del Norte. Ba, nakasubaybay po sila, mga taga-Agusan. Ano, Terence Fumar, happy birthday. Binabati ka ng iyong pamilya, Steve Fumar, Thrill Telano, at Troyan Fumar. Maraming salamat po ang buong pamilya Fumar dyan po sa bahagi ng... Agusan? Agusan del Norte. Mm. Ayan. Sana po ipatuloy kayo nakasubaybay sa ating palatuntunan. No? Itong nakalipas na araw, at balita din ho ata ngayong umaga, ito naging pahayag ng Secretary
Justice Guevara ng DOJ na sinasabi niyang walang kapangyarihan ang anumang resolusyon mula po sa Senado at Kongreso at maging ang joint resolution para utusan ng NTC na bigyan ng provisional authority ang ABS-CBN. Yun ho ang naging ano, pahayag ng Secretary of Justice. So, anong take mo dyan? Eh, well, Secretary of Justice yan kung hindi... Bakit parang tinatanong mo sa akin? Eh, hindi ho kasi nagtataka naman ako kasi sa lower house po. Tiliyata ang mismong speaker, tanggapin ni Speaker Alan Cayetano, ay sumulat ng personal sa NTC na sinasabing bigyan ng provisional authority ang ABS-CBN. Hindi yung opisina ni Speaker Cayetano. Mismo si Speaker ho ba? Hindi, yung chairman ng... legislative franchises. Ah, si Kong Chikoy. Si Kong Chikoy, na Alvarez, parang na parang may bas-bas lang si Speaker. Ah, ganun ba? Yun. Ang nakalagay doon, parang hindi inuutusan. Opo. Parang pinakikiusapan lang. Ah, naku, maaari magbigay. So, hindi utos eh. Opo. The Legislative Franchises Committee enjoins, sabi niya eh, the NTC to extend the franchise of ABS-CBN. Parang ganun ang gist niya eh. Opo. Oh, pero pag tiningnan mo yon, yun ay pakiusap. Ah. Oo. Oh. Ngayon, kung limbawa, sabi ni Justice Secretary, maski kanya yung joint resolution, opo, hindi naman ay kasapat yan para bigyan mo ng... Ng authority ang NTC. Mm-hmm. So ngayon, anong ibig sabihin niyan? Kumbaga, sige, umere ka, pero sa prinsipyong tinotolerate ka na lang. Mm-hmm. Ganun ang magiging kalagayan ng ABS-CBN. Ah, ganun po. So, tolerance na lang. Hindi namin sinasabing huwag kang mag-ere. Mm-hmm. Kumbaga, sa sasakyan, di ba? Opo. Park at your own risk. Pwede ka pumarada dito. Di ba? Alimbawa, hindi ka naman niya binabawalan. Oo, gano'n naman. Boss, kanya, pwede ba akong pumarada rito? Oo. Tabi ng pagawaan ng construction. Bumabagsak na debris, oh. Oo. Ay, hindi. Gusto mo ba, kanya? Opo, sana. Wala po akong maparadaan. Sige, kanya, pero... Bala ka dyan, ha? Problema mo na yan kung... Bagsak diba? Ka ng hollow block, oh. Oo, gano'n. So, ang magiging kalagayan niya ngayon, hindi mo paninindigan na, oh, binigyan po kasi ako ng ano, eh. Inutusan po kasi ng joint resolution ng Senado, ng Kongreso, napayagan po kaming mag-ere. Nako? O hindi, mag-ere ka, di ba? Oho, oho. Yun ang magiging kalagayan ninyo. Ah. Oh, kaya ang gusto nating sabihin dyan, huwag kayong masyado kasing ano, huwag kayong masyadong mataas kasi. Oho. Naging masyado kasi kayong mapagmataas na parang akala ninyo lahat ay kaya niyong kunin, di ba? Nako, oo. Okay, ngayon, paano yan? Ito ho ba ano, sa tingin niyo, alam din ng mga senador nating abogado na wala naman talaga silang kapangyarihan, pero ginagawa nila, ko? Wala nga eh, katulad nga nung ginawa namin na... Nag-joint resolution kami. Binawi rin namin yun kasi sinabi ng Korte Suprema doon sa isang jurisprudence. Opo. Hindi naman eka, batas yung joint resolution eh. Nako po. Eh sinususugan ninyo, batas eh. Mm-mm. Eh kayo naman, kapwa ninyo, alam naman ang katungkulan ninyo, para susugan yan, gumawa kayo ng panibagong batas na sinususugan yan. Ayun. Eh, ba't gagawa kayo resolusyon? Hindi resolusyon, batas kulang, talaga. Kulang na lang, pagalitan kami ng Korte Suprema eh. Nako po. Yo, sa pagmamadali, nga naman, mali ka ito. So minadali namin yung ano, yung batas. Ayun. Di ba? Sa kabilang banda pala ko, ako masasabi ko sa Senado, parang papugi lang nalang ito sa ABS-CBN para, uy, kakampi pala namin ito. Marami naman silang pugi talaga ron eh. Bagay. Ay, nako, alam na pala, no? Medyo, ano, ngayon ko lang naliwanag yung mga bagay. May mga bagay kasi alam mong hindi mangyayari. Eh kasi, ano sasabihin nila, joint resolution. Oo. Oh, eh kasi akala mo, ayun eh, walang iniwan dun sa isang pakiusap. Ayun. Di ba? Sumulat ka, parang recommendatory letter yon. Opo. Di ba? Halimbawa, yung isang congressman na pogi, di ba? Opo. Gumawa ng napakagandang letter of recommendation. Ba? Na sana po ay mailagay po ninyo ang aking napupusuwang empleyado. Oo. Sa dyan sa Bureau of Customs. Ayan. Ba? O, nirekomenda niya nga naman, o. Rekomenda ka, di ba? Oo, oo. Eh, nando sa customs kung titingnan kung kwalipikado. Oo.
Kung kwalipikado, de sige. At kung halimbawa nangangailangan naman sila. Oo. Dalawang bagay yun eh. Nangangailangan talaga sila. May bakante naman talaga. May bakante talaga. Oh. At nung magrekomenda ka, tamang-tama naman. Yung nirekomenda mo, kwalipikado naman. Oo. Di ba? Ang problema, baka sabi na NTC, pasensya na po kayo, wala akong kapangyarihan dyan eh. Gumawa na kayo ng batas para sigurado ako. Oh, di ba? Pero ang kailangan manatili sa kaisipan ng ABS-CBN, kung sakali mang mag-ere kayo, ayan, tolerance lang yan. Di ba? Ayan na nga po. Hindi kami kumukontra. Tolerance, di ba? Opo naman. Ba't po hindi pa kasi kayo gumawa para ma-renew o ma-extend man lang kami? Ba't marunong pa kayo sa amin? Diba? Reaction, reaction. Alex Palabrica ng CDO. Abi, hindi po malaking tulong sa ating gobyerno, Reynaldo Simbulan, Arayat, Cubao, Quezon City. Eyo po, Samuel Tilin ng Sablayan Occidental, Mindoro. Tama po. Nelson Pastrano, Teresa Rizal. Malaking tulong kinikita ng Pogo sa ating bansa, lalo na mga mahihirap. Ang problema, dilawan, puro alingas-ngas. Nako, Pablo ng Antipolo City. Mel ng Baguio City. Hindi ako sang-ayon. Okay lang sana kung may pasok nyo ang mga mahihirap na Pilipino para magtrabaho sa kampanya nila. IC ng Barangay Sala, Cubao, Cabuyao City, Laguna. Ang problema ko, kung yung mahihirap, hindi mo marunong mag-Chinese tong eh. Di ba? Paano tatanggapin? Pero siguro yung utility yung tanggapan nila. Mm. Ha? Hindi. Salot ang mga taga-Pogo na yan. 0413. Sang-ayon ako. Kasi malaki rin ang buwis na nakukuha ng gobyerno. Dapat yan ay manmanan ang operasyon, lalo na sa illegal na bagay. Marbugarin. Roger Garcia ng Cagayan de Oro. Eddie Pakalo ng Butuan City. Hindi. 8360. Hindi dahil masama ang sugal. 8145. Maraming salamat po sa Bethel General Insurance and Surety Corporation. Meron po silang tanggapan sa Unit 200 Valero Plaza 124 Valero Street, Salcedo Village, Makati City. Pwede niyo po silang tawagan 8817-2002 at cellphone number 0929-313-0246 at 0995-183-2616. Yan po ang Bethel, meron po silang fire insurance, motor car insurance, casualty insurance. Ayan. Ito na po ang resulta ng ating Vox Populi sa tanong na, sang-ayon ka ba sa naging pahayag ni Pangulong Duterte na huwag tuluyang ipasara ang Pogo operation? Ang nagsabi ng oo, naku po, 73%. Ang hindi, 27%. Ayun. Talagang reflection pa rin ng mataas na trust rating, din. Basta sinabi ng Pangulo, totoo. Talagang nakaayon eh, no? Mm-hmm. Pero wala sana naman, magagawa rin. Higpitan yung mga illegal na bagay na ginagawa nila, hulihin, dapat hulihin, at singilin, yung dapat singilin. Kung, di ba? Mahigpit na pagpapatupad, mm-hmm, para sa ganun, yung kaakibat na benepisyo niyan, opo, talagang dumaloy sa kaban ng bansa. Oo, at magagamit naman, para sa kanyang mga gastusin. Ayun. Para ang serbisyo naman ay lalong mapalawak. Sana ay umaksyon ng maganda rito yung ating under pala ng Pogo ng Pago rito kong ano. Si Chairman Andrea Domingo. Mm. Ayun. Magandang umaga po. Nagkakapera ko ngayon kong si Asek Toby Purisima. Ayun. Mabuti pa si Asek, pakapikapin na lang. Pakapikapin. Sana may isa lang na yung kanyang panukalang batas para siya ay maging sekretaryo na ng Department of Resilience and Disaster. Hayaan mo, pasalamatan natin dyan ang ating mga texters, mga reactors, mga callers, lahat po ng ating mga taga-subaybay na nakapagbigay na naman ng isang matapang at isang matatag na opinyon sa mga bagay na aming tinalakay sa umagang ito. Mag-ingat po tayong lahat. Salamat po.